Sa kanyang pinakahuling episode ng Kikan sa Masa para sa Masa sa SMNI kasama si Pastor Apollo Sique Buloy, muling bumanat ng malulutong na pahayag si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa muling paglaganap ng illegal na droga sa ating bansa. Anya, huwag na siyang hintayin na bumalik pa sa gobyerno para lang tapusin ang problemang ito. Sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI, kasama si Pastor Apollo Sique Buloy, nitong Oktubre at 10, matapang na binalaan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga drugista at kapulisan dahil sa muling pamamayagpag ng illegal na droga sa bansa. Naniniwala kasi ang dating Pangulo na tila ilusyon na lang ang hustisya para sugpuin ang illegal na droga kasama na ang paghahabol sa mga sangkot rito. Kaya naman, para kay Duterte, kamatayan ang mas madaling solusyon para sa mga drugista para matapos na ang problemang ito. Kayo mga drugista, ang katapat dyan, lalo na kayo yung gumagawa talaga ng sebo, o na i-import ng sebo. Ang kapatat ninyo dyan, hindi justice. I do not believe in that. Ang kapatat ninyo dyan, kamatayan. You do drugs, you bring in drugs, you cook drugs, you're dead. Justice, because justice becomes an illusion. Bukod sa mga drugista, tinarget din ng dating Pangulo ang mga pulis na patuloy sa pagpasok sa transaksyon sa illegal na droga kapalit ng pera. Hindi naman anya ito bago para kay Duterte batay sa kanyang naobserbahan sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Pero ulitin ko, alam mo ba ang sinabi ko sa police when I was asked, how do you, what do you think of your police? Sabi ko, police, it's corrupt to the core. And I tried to correct it during my time. Threatening you, mga opisyal, na pagka magkamali kayo, ipapatay ko talaga kayo. So what happened? After years, I mean, I'm gone. Panahon na ni Bongbong. Sinisira ninyo yung administrasyon because the generals and so many of you son of pumasok kayo sa mga droga. Mga ito mga pulis. Kaya kayo mga pulis, pag hindi nyo patayan niya mga sisirain lang ninyong administrasyon, pati yung Pilipino. Payo pa ni Duterte, kung sa punto na wala pa rin pagbabago sa estado ng illegal na droga sa bansa, mariin itong binalaan ang mga natitirapan sindikato sakaling makabalik siya sa gobyerno. Kaya kayo mga pulis, pag hindi nyo patayan niya mga sisirain lang ninyong administrasyon, pati yung Pilipino. Patayin ninyo yan. Kapag ako ang nabalik dyan, baski anong posisyon, bantay kayo. Either patayin ninyo ako ngayon, o talagang tignan mo. Sa kabilang banda, sakali naman anya na hindi pa rin ito kayang sugpuin ng pamahalaan, lalo pat karamihan sa mga nasasangkot rito ay mga kapulisan, mas mainam na pangunahan na lamang ng militar ang laban kontra illegal na droga. Dito gusto ng militar. Pag walang mangyari dito, but I'm sure that the president will can act on it on time. Because pag hindi ito, the military will take the matter on its own hand. Sigurado ako, mga Pilipino yan eh. Hindi naman Pakistani yung military natin. Mga Ilocano yan, karamihan. Mga Bisaya, mga Ilonggo. Yung PMA, the institution itself, would stand against it on all four. I know that. That's why I'm comfortable. Kaya ni Presidente yan.
Samantala, batay naman sa pinakahuling datos ng mga otoridad, umabot na sa mahigit na 30 billion pesos ang kabuuang halaga ng shabu na nasamsam sa 2 taon pa lang na panunungkulan ni Pangulong Marcos. Naniniwala si Duterte na nasa kamay pa rin ng presidente ang solusyon sa problema kung gugustuhin lang anya nito. I am not giving a measure of success or failure sa kay presidente. I was once upon a time a president. And the problem is growing bigger and bigger. Bumabalik na po, Mr. President. You have the power to eradicate it totally if you want, or make the problem less than what is than what it is now. Ako, ang mga powers ng lahat nasa human. Madali lang man yan. Sir, Mr. President, gusto mo talaga. Sa huli ay muling nilinaw ng Philippine National Police na bagamat may iilan sa kanilang mga kasamahan na sasangkot sa illegal na droga, pero anila hindi naman lahat ay kasama sa nasabing illegal na aktibidad na ito. Kaya naman patuloy ang kanilang pagpapaigting sa kanilang internal cleansing policy para sa muling pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko sa kanilang servisyo. Mula dito sa Campo Crame, para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Paul Montibon, SM9 News.